Nice for day everyone. My name is Joanne Tusing, your sales consultant. Welcome back to my channel. Sa video na to, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa new generation na Ford Ranger Wild Truck. Actually, wala pa po ito dito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa pa lang po ito. Pero huwag po kayong mag-alala dahil once na lumabas po dito or dumating sa atin ang bagong generation ng Ford Ranger Wild Truck, ay maglalabas po ako ng full review nito. Pwede po kayong mag-subscribe para updated po kayo sa mga i-upload ko pong bagong video. At ito na nga, mas pinaangas ang bagong generation ng Wild Truck para siyang pinagsama na F-150 at Raptor. Mas pinalaki po ang touchscreen and very elegant po ang dating. Napakadaling mag-set po dito para kang gumagamit ng malaking iPad. At dahil marami po ang nagre-request nito, kaya naman meron na pong 360 view camera ang Wild Truck. Mapapansin po na may camera ito sa harap, sa mga side mirrors at sa likod. Binago rin ang design ng hood, mas pinaastig ito. Nakakatulong din ito para naman ma-improve ang aerodynamic performance. Isa rin ito sa nagpahatak pansin dito sa harapan. Binago ang grille, gloss black finish na unique ang design. Agaw pansin din ang kakaibang design ng LED projector headlamp plus sinamahan pa ng very unique na LED daytime running lamps. Kahit ang fog lamps binago rin, mas naging sporty look ang dating. Kapansin-pansin din ang bagong front bumper, black finish with silver accent. Makikita rin na mayroon din dalawang tohoks dito sa harap tulad sa Raptor. Overall, pagdating po dito sa harap, grabe, sobrang angas niya. Para kang naka-transformer na pickup. Next, pag-usapan naman po natin ang side ng Wild Truck. Makikita naman dito na nagbago rin po ang design ng alloy wheels. Parang hawig na po ito sa alloy wheels ng FX4 Max. Kita rin na nilagyan na rin ito ng fender flares. So hindi lang po ito dagdag design. Actually, nakakatulong rin po ito para maiwasan ang magka-damage yung body ng Wild Truck. Dahil sa mga bagay na tulad ng bato na maliliit na pwedeng tumalsik habang dumadaan tayo sa off-road. Binago rin ang design ng fender garnish at meron itong V6 accent. Bago rin ang door handles, ito ay naka-body color na. Mas pina-elegant naman at mas pinatibay ang bagong side step ng Wild Truck. At mapapawaw ka rin sa bago nitong rear sports bar dahil very unique ito at ipinareho pa sa roof rails nito. Next, i-check naman natin ang likod ng Wild Truck. Binago rin ang font and color ng Wild Truck emblem dito sa tailgate. Kung dati ang 4x4 accent ay nasa gilid, ngayon po ito ay nasa tailgate na. Makikita rin po na meron itong tailgate lock. And then dito po sa upper side ng tailgate handle, ay dito na po makikita ang third brake light. At yung word na Ranger na naka-spelled out sa tailgate na dati ay black decals, ngayon po ay naka-emboss na at body color po ito. Sino ba naman ang hindi mapapansin ang bagong design ng LED tail lamps? Sobrang attractive and napaka-maskulado niyang tingnan. Kaya naman siguradong makikita rin ano man ang isignal natin dito sa likod. Pag-usapan naman po natin ang loob ng new generation na Ford Wild Truck. Very spacious and super relaxing naman ang interior nito. And of course, hindi pa rin mawawala ang color saber na stitching. Naka-leather pa rin ang steering wheel pero mas pinaganda at mas komportabling hawakan dahil ipinareho ito sa Raptor na with thumbs wheels. Kahit ang seats, new design na rin. Parang hawing na rin siya sa upuan ng Raptor with body contoured na rin. Kaya naman, mas wak sa katawan natin pag umupo. And of course, meron pa rin itong Wild Truck accent. Binago rin ang design ng mga door panel. Mas pina-elegant at mas pinaganda ang armrest, pati ang indoor handle. Napaka-elegant naman tignan ng bagong center console. Gugustuhin mo naman na ipahinga ang iyong arms dito sa center console armrest dahil mas pinalapad na ito. At ito pang nakakatuwa dito, ang cute niya pero ang angas ng dating ng bagong gear shifter. Kung dati ito ay naka-handbrake lang sa bagong generation, ito ay naka-electric parking brake na. Kaya naman mas convenient gamitin. Kahit ang 4x4 settings ay mas pina-elegant na. Ang USB port, hindi lang ito type A, meron na rin po itong type C. Super unique din ang design ng aircon vents, ibinagay ito sa ganda ng interior. Equipped din ito ng on and off-road drive modes. Pwede nating iset from normal to eco, tow haul, slippery,
or mud rats. Equipped din ito ng rear load box access step, kaya naman kahit nasa gilid tayo ay pwede po tayong umakyat. At kahit wild track lang natin ang nasa bundok o nasa madilim na area, ay hindi po tayo mag-aalala dahil meron itong zone lighting. So that's it guys, as of now yan po muna kasi wala pa po dito yung actual unit. Disclaimer, ang mga features na to ay based lang po sa ibang bansa. Mag-a-update po ako ng full review once na dumating na dito sa Pilipinas. Pwede po kasing magbago dahil dumedepende rin po kasi sila sa bansa. Thank you for watching. Hope nakatulong ang video na to. And kung nagustuhan man po nila ito, please don't forget to like and share this video. Again guys, thank you for watching. God bless everyone.